Detalye sa paglagak sa katawan ni Jovet Baldivino sa huling hantungan at kalagayan ng pamilya niya. Dinaluhan at dinumog ng mga taga-suporta pati na ang mga mahal sa buhay at kaibigan ng namayapang singer na si Baldivino. Ang paglagak sa katawan nito sa huling hantungan. Makikita sa mga larawang ibinahagi ng mga nagmamahal dito ang pagdumog ng mga ito sa libing ni Baldivino. Sa huling sandali, nag-alay naman ng pamamaalam ang fiancé at partner nitong si Camille Ann Miguel sa pamamagitan ng post. Love ko, hindi ko alam paano uli ako magsisimula nang wala ka na. Hindi ko kaya, sobrang di ko kaya, walang kasing sakit tong nangyari na to. Alam mo kung paano kita alagaan since day one. Wala na ang mahal ko na uuwi, sobrang hirap at sakit pero kailangan ko tanggapin dahil ayoko mahirapan ka pa sa pag-alis mo, pagdating mo sa ER diba, sorry ka ng sorry sa akin. Kasi sinuway mo ko na huwag ka nakakanta, sabi mo huwag kita pagalitan kahit stroke ka na, yung galit ko pa din iniintindi mo kahit stroke ka na. Napunasan mo pa luha ko at sinabing lalaban ka at hihintayin kita kasi magpapakasal na tayo. Ang sakit mahal ko, ang dami mong plano para sa atin dalawa, mahal na mahal po kita kailanman at di magbabago yun. Naihatid na nga sa huling hantungan ang katawan ng kauna-unahang grand winner ng Pilipinas Got Talent Season 1 na si Baldivino nitong Miyerkules, December 14 sa Batangas. Bago pa man ito mailibing ay nagsagawa muna ng misa kung saan dinaluhan ito ng napakaraming tao. Samantala, ang dating handler naman ni Baldivino sa Star Magic na si Jerry Talan ang nagbahagi rin ng ilang kuhang video sa huling araw ng lamay hanggang sa libing ni Baldivino. Hashtag Paalam Jovet Baldivino. Maraming salamat sa pagkakaibigan at pagbubuklod ng lahat ng nagmamahal sa'yo at sa karangalang ibinigay mo. Lahat ng awiting nagbigay inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipino. Samantala, nagbigay rin ng emosyonal na pamamaalam ang babaeng kapatid ni Baldivino na nagpasalamat sa mga supporters ng kuya niya. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Hindi po ako makapaniwala na nandyan na ang kuya ko. Una, gusto ko pong magpasalamat sa kuya. Kuya Bundoy, salamat sa lahat-lahat ng naitulong mo sa amin, sa ating pamilya. Maraming nagmamahal sa'yo. Maraming nagsusuporta sa'yo. Yung iba, nanggaling pa sa malayong lugar. Sa lahat ng nakiramay, alam ko pong hindi sapat ang salitang salamat. In behalf po sa aking pamilya, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga huling sandali na makapiling at makita nila si Baldivino, hindi nga pinalagpas ng mga avid fans ni Baldivino na dumalo sa mga huling araw ng singer kahit nagaling pa ito sa malalayong lugar. Sa huling araw ng lamay ng singer, sa mismong bahay nito sa Batangas, nagsidatingan nga ang mga tagahanga nito at kaibigan sa showbiz. Tila hindi lamay ang naging kalabasan, kundi naging mini-concert ang lamay ng singer, na kung saan kinanta ng mga dumalo ang signature covers ni Baldivino kagaya ng Faithfully at mga orihinal na kanta nito. Binigyan naman ng local government ng Santo Rosario, Batangas ng pagkilala si Baldivino sa naging ipinamalas nitong talento. Maliban sa rekognasyon na mismong ibinahagi ni Rosario Mayor Leovi Morpi at Vice Mayor Tani Zara, ay nagpasalamat naman ang mga ito sa naiwang pamilya. Lubos na pinasalamatan naman ng ama ni Baldivino ang lokal na pamahalaan ng Batangas sa pagkilala sa galing at talento ng anak. Nagpapasalamat kami sa lokal na pamahalaan sa pagkilala sa aming anak at pamilya. Kahit na kami ay nagluluksa, ay nakakabawas ito ng aming pighati.
Labis naman ang pagpapasalamat ng ina ni Baldivino sa mga taong kasama nila sa araw ng kanilang pagluluksa. Nagpapasalamat din po ako sa kanila at kahit maraming tao, nakipagsiksikan pa sila para lang makita nila ang kanilang idol. Nailagak na nga ang mga labi ni Baldivino sa Paradise View Memorial Garden sa Batangas na inulan pa, ngunit hindi ito nagpapigil sa mga taong dumalo. Sa araw nga ng libing ni Baldivino, makikitang suot-suot ng pamilya nito ang puting t-shirt na may mukha ng namayapang singer. Matapos nga na natabunan na ng lupa ang kabaong nito, ay emosyonal na humarap ang ama ni Baldivino sa media. Sa mga nakikiramay sa amin hanggang sa huli, sa huling hantungan ni Bundoy, napakahirap sabihin po sa kanila na tunay ang pagmamahal nila sa aming pamilya at suporta. Maraming maraming salamat sa lahat. Nakiramay nga ang mga malalapit at kasamahan nitong singer sa industriya kagaya ng kapwa singer nito sa season 1 ng PGT na sina Eric Santos, Lizelle Garcia, Clarice de Guzman at Laarne Lozada na dumating sa huling araw ng lamay ng kanilang kaibigan. Idinaan naman ng komedyante at aktres na si Kiray Celes sa vlog ang pakikiramay at pagpunta niya sa burol ng kaibigan. Dumating rin sina Angeline Quinto at Bugoy Drilon sa lamay ng kaibigan at isa sa mga napakalapit na kaibigan nitong si Marcelito Pumoy ang sobrang emosyonal sa pagkawala ng kaibigang singer. Inilarawan ng mga tagahanga, kaibigan at pamilya ang kabaitan ni Baldivino at ang pagiging matulungin nito, kaya naman hindi maipagkakailang kay Rami nga ang nagmamahal sa kanya. At maging sa huling hantungan nito ay hindi ito iniwan ng mga nagmamahal sa kanya. Inilahad nga ng isang kapatid pa ni Baldivino ang hirap na kanilang nararamdaman sa pagkawala ng isang miyembro sa kanilang pamilya. Malungkot, pero kailangan naming mag-move on. Ibinahagi naman ng pamilya ang totoong sanhi ng pagpanaw ni Baldivino. Base na sa lumabas na resulta ng death certificate nito, ay acute cerebrovascular disease na siyang sanhi ng biglaang pagkamatay ng singer. Matatanda ang unang kumalat sa social media ang balita nag-collapse umano ito at dali ang isinugod sa ospital sa Batangas. Pinabulaanan naman ito ni Camille Ann at humingi sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon. Mula dito sa amin sa Showbiz Philippines, paalam, Jovit Baldivino.